Hi guys! Ella Churba again here and welcome to my channel. Ngayon, wala akong introduce na product. Wala rin akong re-reviewin na movie sa inyo ngayon. Ang itatanong ko lang ay, bakit nga nanalo si Donna Cariaga sa Funny 1 ng It's Showtime Season 2? Bakit? Alam nyo kung bakit? Unang-una, ha? Ang topic niya ang nagdala sa kanya. Ano ba ang topic niya? Tungkol sa love. Okay? Love. Love makes the world go round. Which is totoo naman. Bakit tayo nag-work? Dahil para sa, hindi lang sa sarili, kundi para sa pamilya. Dahil love natin ang family. Lahat, it boils down into love. Ano tungkol sa love yung topic niya? Yung love na finocus niya habang nagpapatawa siya, ay tungkol dun sa love na may karelasyon. Yung love na may karelasyon, na nagmahal ka, umasa ka, naghopya ka, and then, siguro minahal din siya, pero pinagpalit siya sa iba. Ouch! Ang sakit. Love. Broken-hearted na siya. Kaya siya tulala. Yun ang unang episode niya. Which is totoo naman. Kapag broken-hearted ka, tulala ka. Hindi ganun kadali, ah. Totoo yun. Ang dami mong naiisip. Punta muna tayo sa nagmahal siya. Sino ba sa atin ang hindi kasi nagmahal? Lahat naman tayo nagmahal, day. Nagmahal tayo kay aso yan, kay bagay, kay tao. Marunong natin yang mahalin. Pag nga binigay lang nung isang tao yan eh, inaalagaan mo na eh. Aso, animal na iba pa, ibon, lahat. Inaalagaan mo eh, minamahal mo. Paano pa kaya yung tao? Umasa siya na mamahalin din siya nung taong minahal niya. Okay, sasabihin ng iba sa inyo na kasi dapat, kapag nagmamahal ka, give ka lang ng give. Pero para sa akin, relasyon yun eh. Ibang klaseng pagmamahalan na yun. Kasi yung sinasabi ng iba na, sige, give ka lang, wag ka lang umasa. Eh, one-sided relationship yun. Jowa mo siya, pero sa sarili mo na lang. Pero iba yung meron kang karelasyon. May kasunduan kayo. Namamahalin mo siya, alagaan mo siya. And then, at the same time, ganun din ang gagawin nyo. Ay, gagawin niya sa'yo. Kasi partner mo siya. Ang nangyari lang doon sa storya ni Donna Cariaga dito sa Funny 1 is nawala na yung pagmamahal dahil ipinagpalit na siya sa iba. Kay Gemma. Mahirap yung sitwasyon niya ngayon kasi pinagpalit siya kay Gemma at nanatili na talaga doon si James. Nakarelasyon niya kay Gemma. Kasi may iba naman na oo, nadapa sa iba pero talaga sa'yo bumabalik. Kasi nadapa nga siya doon. Nag-try lang siya, pero hindi ibig sabihin, siya ang gugustuhin niya over you. Pero yung kay Donna, pinagpalit na siya ni James kay Gemma. Oh, di ba ang sakit nun? Kaya halos lahat nakarelate. Kasi lahat tayo nagmamahal eh. Okay, sa lahat ng mga contestant dun, di ba? Siya lang yung topic niya, or yung focus ng pagpapatawa niya. Eh, pasok sa masa, pasok na pasok sa banga. Kay bata, kay matanda, pasok sa banga. Doon sa topic niya is yung pinagdadaanan niya. Na totoo yun. Umpisa lalo na yun, shock ka, tulala and everything. Tapos hanggang sa iyak mo, ando doon yung in denial ka, di ba? Ando doon yung nagulat ka, tulala ka, in denial ka, iyak ka, angry ka, galit ka na, 'di ba? Yung mga emosyon na ganun, kaya naka-relate yung mga tao. Last dito na nagiging topic na niya ngayon is nag-move on na siya. Which is what you call that? Nare-realize niya na talagang hindi sila para sa isa't isa ni James. So, nag-move on na siya, kaya lang syempre kahit papaano, meron pa rin. Kasi syempre, hindi naman biglaan nawawala ang love. Ang kagandahan pa sa ginagawa ni Donna is consistent siya.
consistent siya na yun yung topic niya. Tungkol sa love, tungkol sa kanilang James, ito si Gemma. Kaya yung mga tao, hook na hook sa kanya. Sa lahat ng contestant, siya ang consistent. Consistent sa topic. Ang galing niyang bumanat ng hugot niya, ng mga linya niya. Ang galing. Kung titingnan mo, siya yung klase ng komedyanteng nakaganyan lang. Nagsasasalita siya na ganyan na tanong. Pero, patok na patok siya. Tagus eh. Tagus sa puso. Pangatlo, yung topic niya sa love ay tungkol dun sa pinakamasakit na part na pwedeng mangyari sa isang tao. Yung breakup na nangyari sa isang tao na ipinagpalit ka sa iba. Kasi may iba namang breakup na talagang hindi lang kayo swak, di ba? Meaning, nagka-fall out of love and kung ano-ano pang rason. Minsan sa family, minsan sa religion, minsan kahit ano pa. Pero yung topic niya kasi dito, yung pinakamahirap na nangyari sa love, sa relasyon ng isang tao na pinagpalit ka. Tapos talagang hindi ka na pinalikan, pinanindigan niya na. Pang-apat, kung bakit siya talaga nanalo, tingin ko, sa tingin ko lang naman ha, tribute ko to kasi sa kanya, is out of that sakit na nararanasan ng isang tao, is napapatawa niya yung mga tao. Out of yung ganong sitwasyon na napakahirap, na talagang iiyak ka, tulala, mahirap. Mahirap yung sitwasyon na ganon. Pero yung mga taong nakaka-relate, napapatawa niya pa rin. Sa sakit ng pag-ibig na yun, nagagawa niya pa rin mapasaya yung mga tao. Yun yung tingin ko kung bakit nanalo si Donna Carriaga. Please Donna, kung nagustuhan mo tong video ko, hit like, comment down below, at sana mag-subscribe ka sa channel ko, Ella Churba, dito sa YouTube. Kung nagustuhan nyo ang topic ko, kung bakit nanalo sa Funny One sa It's Showtime si Donna Carriaga, please hit like, and then subscribe to my channel. And then, kung meron kayong tanong, just comment down below. Halagang sasagutin ko yung mga tanong ninyo, if ever na kayang-kaya namang masagot. So guys, see you to my next videos. Bye-bye!